Hello po, good evening. So, gusto ko lang pong i-share ngayon kung paano po gamitin ng AutoCAD sa pag-generate ng certificate. Diba po, meron tayong webinar, lab session, or even sa ating klase sa mga bata. Ano po? So, let me share my screen to you. Okay. So una po, pupuntahan muna natin ang Google Classroom. So sa Google Classroom po, dito tayo maggagawa ng ating quiz. So ito na po yung mga sample na nagawa ko ng mga quiz. So mag-create po tayo ng bago ng quiz. Okay, so sa paggawa po ng blank quiz, una mo natin gawin ay yung ating file name. Let's say, AutoCAD. Okay. And then, proceed tayo sa settings. Okay. And then, after that, dun sa settings, proceed tayo dun sa quizzes. Okay. So, kailangan gawin muna natin siyang make this as a quiz. Okay. Then, from general, so collect natin ang email address. And then, always. Responses receipts, so always. After na, no? So, bahala lang po kayong mag-gawa ng ibang settings kapag during your quiz na po. Ano po? So, ito naman ay, ano lang, ang atin lang gagawin ay paano mag-generate ng certificate through AutoCAD. Oops, wait. Balikan ulit natin ang ano. So, hindi yata natin na-save. Okay, so save. Nasaan ang natin? Bakit wala ang... Oh, wait lang. Balikan ulit natin ang... So, quizzes, and then after that, yung general, okay, restrict, limit one, ano lang, limit to one response only, yun ang gawin po natin, ano pa, then collect ka, no? And then save. So, kung mapansin nyo, automatic, hinihingi na agad ni Google Forms yung email address, no, ng ating respondent. So, dito, since ang gagawin natin ay pag-generate ng certificate, so, lagay natin dito yung complete name. For example, Jomel C. Kienza. Okay. And then, of course, i-record po natin yan. Ano? And then, since tayo ang gumawa ng Google Form, so ipipili po natin siya. Pwede rin natin sagutan siya, no? So, kayo nang bahala na kung palitan nyo ito ng picture and then yung background color. Okay? So, sagutan na po natin siya. Ano? So, Jomel, at Jensa, at deped.gov.ph. And then, so pwede na natin itong kopyahin. Copy paste na lang natin yung pangalan ko. Okay, then submit. Okay, so wala nang view score yan. Ano? Hindi naman tayo naglagay ng answer key. Okay, so mapansin nyo, meron na tayong response dito. So responses is 1. Okay, then after po yung ano, na makuha yung responses, ano, pwede nyo nang huwag na kayong mag-accept ng responses. Pwede nyo na siyang ilock. And then, kung mapansin nyo naman dito, meron tayo ditong sheet. Ano? So this time, kukunin po natin ang spreadsheet. So create a new spreadsheet. So the file name will be AutoCAD Responses. Ano? Okay, so
8. And this time naman, siya ay magpupunta na ngayon sa ating G-Sheet or Google Sheet. Ano pa? So before tayo create ng job for autocrat, kailangan po dito sa ating Google Slide, meron na tayong created na certificate. Ano? So kung napapansin nyo, dito sa ating created na certificate, meron tayong ginamit na tags. Ito yon. So dito, sa paggawa dito ng tags, kailangan siya ay text lang ang gagamitin nyo. Hindi kayo pwedeng gumamit ng word art. Ano ha? So may tags din eh. At saka dito sa huli. So that is less than symbol, and then dun sa dulo naman ay greater than symbol. So kung napansin nyo kanina, di ba, nilagay natin dun sa Google Form, complete name, then example, Jomel C. Atienza. So ito po yung dapat laman ng ating nakatag dito sa Google Slide. Okay? And then, so kailangan natin ito, certificate. At kailangan din po natin dito sa Google Drive, mag-create tayo ng isang folder. Okay? So, create new folder. Kasi kailangan po natin mag-create ng isang folder. Ang ating mga mag-generate na certificate ay doon lang po siya papasok doon sa folder na yon. Ano po? Wait lang. So, medyo nag-hang. Oh my God. Nag-hang po siya. Tagal mag-read. Okay. So, pwede na siguro. Ano pa rin? Yan, wait daw. Wait. Pwede na siguro mag-create. A new folder. Pa rin. Yan, pwede na. So mag-create tayo ng folder, new folder. So, ito na. New folder, wala pa rin. Ayan na, yun. So, lagay natin autocrat. Autocrat, so create. So, ibig sabihin, ito yung folder na to. Dito papasok yung ating mga mag-generate na certificates. Ano? Okay, so this time, kompleto na yung ating mga raw materials. So, balik na tayo din sa G-Sheet or sa Google Sheet. So, ang ating pong gagamitin na add-ons, as I told you, ay yung ating autocrat. So, first thing to do, so kung wala pa kayong autocrat na nakaano rito, so mag-get add-ons po kayo. Ano ha? Get add-ons. Since meron na kasi ako dito, so kaya po narito na siya ngayon. Ano ha? Pero kung wala po siya, ay dito po pipindutin niyo itong get add-ons, then search po yung autocrat. Ano ha? Okay? So this time, ilo-launch na po natin ang autocrat. Okay, then new job. So anong job name? So autocrat. Next. And then, so since bago pa lang po siya, pwede kasing ito na, itong nagamit na kasi natin to dati.
So form sa drive, so ang file name po natin ay, so kailangan po ang ating gagamitin ay Google Slides. Ito, ito po yung ating file name. So select. Yon. So ito na po siya na, di ba? The next. So mapansin nyo kasi ito may form responses 1. Ito po yung merge tab. So header row 1 to first data row 2. So ito po yung tags natin kanina na nadoon po sa mapapansin nyo na doon din sa Google Slide at na doon din po sa ating Google Sheet. Ano ha? So next. So ang ating pong type na ibibigay natin ano ay file type ay PDF. Yan anong file name? Autocrat. Depende po kung anong bawa yung lock session nyo ay PFA or CPP. Depende po yung sa inyo. Okay, this time, delete po natin yung my drive kasi autocrat na Google Drive. So search po natin siya. So ito po yun, ano ha? So select. So dito po siya pupasok. The next. So next pa rin po. And then number 7 is na wala pa tayong babagoin dyan. Dito po sa number 8, dito po tayong magbabago. Share doc. So yes po. Ano ha? Kasi ang isi-share po natin yung certificate, PDF. And then this time, itatag po natin sa email address. Dapat po correct yung address. Ano ha? And let's check na kung yun na ang dapat na, no? Yun po, email address. Ano ha? Yung mapansin nyo, narito siya. Yun. Okay. And then, so file type. Halimbawa ay certificate. Autocrat. Then, bigay kayo ng message for, let's say, so, for example, congratulations. Kung ganyan. Then, blah, blah, blah. Kaya na kung bahala maglagay ng message. Ano ha? Then, next. Then, wala. Okay na po siya. Then, save na po. And then, narito na siya ngayon sa existing jobs. So what are we going to do? So if we play na lang po natin siya. So run job. So kung mapansin nyo po sa ating Google Sheet, so meron na pong mga nagli-link ka. Link to merge doc. So one rows will be merged. Okay, so let us see. So, kung mapansin nyo na dito, narito na siya ngayon. So, ito na yung ating certificate. Now, let us see. Yan. Yan na po yung ating certificate na nilagay. Okay, ngayon, i-check po natin ang ating email address. Kung pumasok nga po ba sa email address. Duran. So, ito na po. So, ito yung sinagutan natin kanina. Nag-fill up tayo ng form. Then, ito na po yung certificate. Ayan. Okay. So, sa tingin ko po, ito ay mas mabilis nating magagawa. Magbigay ng certificate or mag-generate ng certificate. Kasi po, ang nagagawa po ng Autocrat ay 1,500 certificates a day. Ano po? So ito yung ginamit ko for example noong sa lock session na mayroong 115 po na nag-response sa ating ano para magbigay natin ng certificate. Ito po yun, yung sa PFA po natin. Ano? So yan.
Okay, so sana po makatulong itong aking pong share sa inyo. So mag-stop sharing na po tayo. Okay, so maraming salamat po. And then, good evening po.